Siguro naman ito na yung tamang presinto, no? Pasensya ka na, Connie. Pero sabi ng pulis doon eh, dito daw meron nakadetay na Milagros ang pangalan eh. Sandali lang. Sir, maraming salamat sa tulong niyo ah. Lalo na sa pag-uyo ng kaso, nahihiya ako sa inyo kasi tsuhin ko pa yung totoong nagnakaw ng bag mo. Anong ginawa ng Tito Berto mo? Mamo. Ang sabi sa akin ng sugar tong, naglayas ka daw dahil ayaw mo nang maging pabigat. Tapos ngayon malalaman ko siya ang dahilan kung bakit ka nandito. What's going on? Connie, samahan mo ko, tulungan mo ko ha. Mag-i-impaksin ko, nalayasan ko yung kapatid kong yun. Saan po tayo titira? Well, may alam akong place kung saan pwedeng kahit tumuloy. There's vacancy in apartments na pinaprent ng mam ko. Pwede kayo doon. What? Are you out of your mind? Hindi mo kilala yung mga taong yan, tapos you're gonna help them? Gaya ng sinabi ko, I've met Mila before. Mawalang galang na ho. Sino ba kayong dalawa? Hindi namin matatanggap ang tulong nyo kung sino man kayo. Good! Dapat lang! Just wait. Kuya, can I? Hey, just in case you and your mom change your mind, this... itong number ko. Salamat. Kailan, hindi natin kailangan ng tulong nila. Makikita mo. Look at it, bro. Anthony! Ako, Amanda, pasensya ka na, ha? Gusto yun magkitang patirahin sa bahay namin ay masyado ng maliit yung bahay. Tsaka isa pa, kababati lang namin ng biyenan ko. Ano ka ba naman, Connie? Ang sabi ko, tulungan mo kong maghanap ng matitiran. Hindi ko naman sinabing doon kami titira sa inyo, eh. Eh, Mamu, bakit hindi nilang natin tanggapin yung inaalok na tulong ni Anthony? Para ano? Insultuhin tayo nung girlfriend niya? Malitin niya tayo? Ayoko nga. Alam mo, mahirap na nga tayo eh. Pride na lang natin ang natitira. Yun na lang hindi nila makukuha sa atin. Saka isa pa, anak, dapat hindi tayo maasa kung kani-kanino. Oo nga naman, Mila. Tignan mo, umasa kang magbabago ang Tito Berto mo. Pero ano nangyari? Di ba wala rin naman? Halika na nga, dali maghanap tayo ng bahay. Umuwi na muna tayo. I still can't believe na binigay mo yung number mo sa babaeng yun. What if bigla ka nalang i-text nun? That's the whole point nga, di ba? Para kung kailangan nila ng tulong, they can call me. You're still not listening, Anthony. This isn't Australia. Nasa Manila ka na. You don't know. Hindi mo kilala kung anong klaseng tao. I know exactly kung anong klaseng yung mga tao. Yung nadi-discriminate yung mga taong mas mababa sa kanila. Alright? Nanggaling ako sa ibang bansa, kung saan na-experience ko rin yun. Alright, Dina? I'm sorry, Dina. I didn't mean to. I'm probably just tired. And it's probably best if we just see each other tomorrow. Mabuti pa kung magpahatid ka na lang kay Manong Pawe. Manang, andyan po pala kayo. Tumawag ko ba sina Mommy? Hindi po, Sir. Sir Anthony, huwag po kayo magagalit po, ah. Pinagtatalunan nyo na naman po ba yung babae dun sa Divisoria? Alam nyo, Sir, gusto ko na nga din po makilala ang babaeng yun para malaman ko po kung ano ang meron sa kanya at humaling na humaling kayo. Hindi ko din talaga alam. Anang, there's just something about her. Anak, andalin mo lang yung mga kailangan mo, ha? Yung iba, iwan mo na dito. Hiram pa pala ako ng isang maleta kay Aling Agnes, ha? Iwan muna kita dyan. Yung mga kailangan mo lang, ha? Sige po.
Di na talaga magbabago isip ng mama mo, no? Hoy! Baka magalit yung mama mo kapag kanaabutan ka niya dito wala kang ginagawa. Sige ka. Ayaw ko ba, muyak? Parang mali itong gustong gawin ni mama na basta-basta lang namin iwan si Choberto, eh. Tama lang, mama mo. Kasi Mila, kung hindi pa kayo aalis dito, alam mong gagawa't gagawa ng paraan yung tito mo para magamit niya lang yung kapangyarihan mo sa mga kalokohan niya. Kahit na, muyak. Ayaw ko naman maging dahilan ako ng pagsisiraan nilang dalawa. Oo, eh. Anong gagawin mo ngayon?